What's up mga ka-TV? So welcome back sa ating YouTube channel. Una sa lahat, binabati ko kayong lahat ng Happy New Year, no? So sa video na ito guys, magbibigay na naman ako ng aral tips sa inyo. So marami kasing nagko-comment at nagtatanong sa akin dito sa aking channel sa about sa mga appliances nila. So meron akong tatlo dito na sasagutin. Disclaimer lang guys, lahat ng mga videos at mga tips na tinuturo ko sa inyo ay ayon lamang sa aking mga product training before. So nagtrabaho ako sa isang malaki kumpanya ng appliances. So lahat ng mga tinuturo sa amin, yung mga product training, yung monthly training namin, is binabahagi at ginagawan ko lang din ng video na tulad nito. So wag na natin itong patagalin guys, tara simulan na natin. So ayun na nga guys, magsasagot tayo dito ng tatlong tanong, no? So wag na natin itong patagalin, so simulan na natin guys. Unang tanong ay mula ito kay The Lost Airdrop. Sabi niya, replaceable ba ang bagong billing ref namin na may defect? Wala pang 1 week, no? So shout out sa iyo The Lost Airdrop sa pag-comment mo dito sa aking channel. So sabi niya, replaceable ba na ang bagong billing refrigerator? 1 week pa lang daw niyang ginagamit. So pwedeng i-replacement 'yan. So pag bumili kasi tayo ng mga appliances natin guys, meron kasing tinatawag na 7 days replacement, no? Ano ba itong 7 days replacement na to? So halimbawa yung unit mo, so na-check mo na hindi gumagana, may defect, tawagan mo lang yung binilhan mo, so pwede nilang palitan yan ng bago. So patakaran yan or rules ni DTI, no? Na kailangan palitan within 7 days, no? Pagka halimbawa, sumobra naman sa 7 days, so covered na yan ng warranty. Depende kung ano yung pinag-usapan or ano yung warranty na binigay ng brand na binili mo. So, The Lost Airdrop, so mas maganda ka agad na inform mo ka agad yung binilhan mo ng appliances. So, pasok pa rin yan pagka 7 days replacement. So, palitan pa rin nila ng bago pag may defect yan. No? So, hindi nila pwedeng sabihin na hindi na namin pwedeng palitan yan. No? So, may batas yan ng DTI na may 7 days replacement yung mga lalong-lalo na sa mga electronics na appliances natin, no? So kailangan natin na palitan ng bago yan. So yung sabi ko kanina, pag sumobra naman 1 month naman at nagka-defect, so hindi na siya covered ng replacement, no? So covered na siya ng warranty o depende sa brand na nabili nyo. So tawagan mo ka agad yung binilhan mo, inform mo ka agad sila sa customer service nila. So mag-call ka doon na sabihin mo, nakabili po ako ng unit nyo nung nakaraan. Ito yung date at meron pa akong resibo. So chinek ko ka agad yung unit, hindi siya gumagana or may defect. So isabihin mo ka agad para ma-inform sila, para masabi nila yung date na pagtawag mo, no? So pasok yan pagka 7 days replacement. No, lagi nating tatandaan to guys, lalong-lalo na pagka bago ka palang bumili ng refrigerator. So itago mo lang yung mga resibo na binibigay sa'yo. Kasi yung unit kasi guys, meron ng kasamang mga manual, no? So may mga kasamang manual na yan, meron na rin kasamang card na for warranty card. Pero sa company lang yon, sa brand na binili mo. Pero mas maganda na itago mo pa rin yung resibo binigay ng binilhan mo. Dahil pagka halimbawa nawala mo yung resibo, so maghahanap pa sila sa system nila kung anong date ka nakabili ng unit nila. So lagi nating tatandaan guys, pag bumili tayo ng refrigerator, itago yung resibo. So i-check ka agad yung unit kung may problema within 7 days. So pagka halimbawa 5 days may problema ka agad yung unit nyo, so tumawag kayo ka agad para mapalitan nila ng bago. Yun yung tinatawag na 7 days replacement, no? Patakaran yan or law, batas ni DTI yan. So hindi pwede na hindi nila tuparin yon, no? Pag lumagpas naman ng 1 month yung unit nyo, is covered na yan ng warranty naman. 5 years warranty, 12 years warranty kung motor yung problema. So mapunta naman tayo sa pangalawang question guys. So sa pangalawang question naman guys, mula ito kay Lilliam. Sabi niya, tama po ba na hindi dapat pabago-bago ng cool level? Ano po ba ang pinaka-maintain cool level? Medium po ba? So, shout out sa iyo, Lilliam. So, pag halimbawa, nag-defrost tayo or bago pa lang yung refrigerator natin, guys, mas maganda na pagka sinaksak natin or tinest natin yung unit ng
refrigerator, even sa mga aircon natin, is kailangan muna na huwag natin munang lagyan yung refrigerator. No? So huwag mo munang lalagyan yan. Kasi yung iba kasi na bumibili, naglalagay sila kaagad. So dahil mainit yung mga nilalagay natin, yung mga like mga frozen foods, yung mga karne, isda, dun sa freezer, so nahihirapan yung motor na palamigin yung refrigerator nyo. So pag bago pa lang yan, is pwedeng mahirapan at pwedeng masira kaagad yung compressor o yung refrigerator nyo. So tanong naman dito ni Lilliam, hindi dapat pabago-bago daw ba ng cool? So ano daw ba yung maintain cool level na refrigerator? So medium po ba? Sabi niyang ganon. So pagkahalimbawa, sinaksak mo na guys, isagad mo lang yung temperature control sa high, no? Na walang laman. Tapos maghintay ka ng isang oras. So ganito lang ang pag-check ng refrigerator kung gumagana. Sa tunog pa lang or vibrate pa lang ng refrigerator, ibig sabihin gumagana yung ating compressor. Tapos, pangalawa na titingnan natin, is kapain natin yung magkabilang side ng ating refrigerator. Pag umiinit yan, no, ibig sabihin lumalamig at gumagana yung ating refrigerator. So pag umabot na ng isang oras yung ating refrigerator guys, is doon pa lang tayo maglagay ng ating ilalagay, no, yung mga frozen foods, kung ano yung mga ilalagay mo sa refrigerator. So pagka naglagay ka na guys at sobrang lamig, no, maghintay ka lang kahit mga 20 minutes, so sobrang lamig yon, so doon ka pa lang mag-adjust ng medium, no, or low yung ilalagay mo. Depende kung ano yung gusto mong lamig na gusto niyang ilagay doon sa refrigerator mo. Lagi natin tatandaan guys na huwag natin pupunuin kaagad, no, bago natin isaksak. So, nagugulat yung iba, bakit hindi na lumalamig yung aking refrigerator? Yun pala, nabigla yung ating compressor or yung motor ng ating refrigerator. So, Sir Lilliam, kailangan mo muna na palamigin. Pagka sobrang lamig na, i-adjust mo lang sa medium. Mas maganda kasi guys, medyo mataas yung temperature ng ating refrigerator dahil may sensor kasi yan. Na pag halimbawa, sobrang lamig na dun sa loob ng ating refrigerator, pag na-reach niya na yung cooling capacity na kailangan niyang ilagay dun sa refrigerator, dun namamatay automatic yung ating compressor. Dun tayo nakakatipid ng kuryente kahit hindi yan inverter. No, huwag ka lang bukas ng bukas para hindi aandar at aandar yung compressor. No, yun yung gusto kong sabihin sa inyo na bago natin to lagyan, is palamigin muna natin yung refrigerator para hindi ka agad na masira yung ating motor. So pangatlo natin na question guys, last question na natin to. Kung meron ka ding mga gustong katanungan, so mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para magawan ko din ng video na tulad nito. So last natin na question guys, mula ito kay Jovelyn. Sabi niya, Sir, tanong lang po, yung pangsahod po ba ng tubig sa likod ng ref, di po ba napupuno yun? Inaalala ko po kasi, pag nag-defrost ako, baka mapuno ng tubig at mabasa yung motor o yung compressor. So shout out sa iyo Jovelyn. So pag nag-defrost naman tayo guys, lalong-lalo na sa mga manual na defrosting, ito yung direct cooling. So yung salukan dun sa likod ng tubig, likod ng ating refrigerator, ay hindi naman yan totally na isang balde or apat na tabo yung mapupuntang tubig dun sa likod ng inyong refrigerator. Dahil pag nag-defrost tayo guys, tatanggalin naman natin yung yelo, no? So babakbakin natin yung mga yelo dun sa ating refrigerator. So itatapon na natin diretso dun sa lababo or sa labas, no? So yung moist na konting tubig, yun lang yung pupunta dun sa likod, no? Hindi mapupuno yan na sobrang mapupuno. Huwag ka mag-alala dyan, Ma'am Jovelyn, dahil konti lang naman. Kadalasan nga, marami na yung dalawang baso na mapupunta dun sa likod. So kung ang tanong nyo naman guys, eh paano kung tatanggalin ko pa ba yung dalawang baso na napunta dun sa likod? So dito naman guys, lukan natin ng tubig dun sa ating likod ng refrigerator. So kahit hindi mo na tanggalin yun, no? Kahit hindi mo na tanggalin, dahil pag umandar ulit yung compressor ng ating refrigerator, is mawawala na lang yung tubig dahil sa sobrang init, no? Naka-design yan. Kung mapapansin nyo guys, ito yung motor, so parang nakapatong siya dun sa motor,
no? Or yung compressor na tinatawag. So pag umandar ulit yung refrigerator natin at uminit ulit yung compressor, yung tubig na naipon doon na konti, mawawala na lang yan. So depende kung gusto mo rin tanggalin, okay lang naman yun. Halimbawa, yung nag-defrost ka ng refrigerator nyo, tapos medyo may mga dugo-dugo na mga karne, mga isda, at mabaho yung tubig na yon o yung refrigerator nyo, so mas maganda na tanggalin mo na at linisan mo na rin yon para hindi siya iipisin or babaho dun sa refrigerator nyo. So ayun lang guys, sana meron na naman kayo napulot na aral dito sa aking YouTube channel. So kung ikaw din ay mayroon kang gustong itanong na problema sa inyong refrigerator, so mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para magawan ko din ng video na tulad nito. So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay iniimbitahan kita na mag-subscribe sa aking YouTube channel dahil marami pa akong gagawing video na about sa mga appliances o yung mga problema sa mga appliances nyo. So wag mo na rin kalimutan guys na i-share, i-like, i-comment para makita ng mga kaibigan mo, yung mga kamag-anak mo may problema sa problema ng refrigerator nyo. So hanggang dito na lang guys. Happy New Year sa ating lahat. Maraming maraming salamat. God bless. Thank you.